Naalaala ko po nung ako ay pagkatapos ng college, sa kagandahang palad po ang aking tinapos ay nakamit ko bilang isang board passer, let board passer. At yun po ang naging simula ng aking buhay as professional. Alas 4 ng umaga ay gising ka na. Habang ang mundo tulad ng iba ay tahimik pa. Alam mong sa puso mo'y maraming naghihintay. Napag sumikat na ang araw ay nariyan ka na. Guro. Bebe! Be! Be, magbihis na. Aray ang damit niyo. Ang sapatos mo, Be, nasaan? Aray. Pero kahit po ako ay pasana at sa kahirapan nga po ng buhay, ako ay nag-apply pa rin po ako sa pabrika dahil sa aming bayan ng Alitagtag ay napakabagal ng promotion. At ang nakarang pa po nun ay siyam. So, bago pa po kami, ay napakatagal pa po, aabutin pa po siguro ng mga 1 year, 2 years para po kami uli. Wala ka pa, bibimpanyo? Nasaan? Pinlansya na ah. Ayun. Ikaw naman. Ay, gulo nga ang buhok. Naglakas loob po ako para pumunta ng division office at nalaman ko po na ang talisay ay napakaraming bakante. Pagdating naman po namin doon, pagdating ko po doon, ay marami na rin pong aplikante. So, hindi rin po ako nawala ng pag-asa para sa trabahong ito. So, ang ginawa ko po na sa nagdadala po yung mabait yung supervisor sa talisay, ang ginawa po niya ay dito po niya ako pinapunta ng Laurel. From Talisay to Laurel is 13 kilometers away. So, ang ginawa ko po, nagbiyahe po ako from Talisay to Laurel through tricycle. Biruin niyo sir, ano, yung 300 pesos, sir. Ang pera ko lang, sir, noon ay 400. So, kabaitan po nung supervisor na yon sa Talisay, ay doon po niya ako pinatuloy sa kanyang bahay. At kinabukasan nga po, di apply. So, in-interview po ako, written exam, essay. So, wala na po yung demo-demo dahil nalaman ko po na yung school na yon ay nangangailangan na agad ng teacher. So, sabi po nila, itong school na ito ay mararating through kabayo, riding in a horse. So, sige po ma'am, payag po ako. Sabi kong ganyan. Hindi ka po, pag ganun, sabi po na matatanda ay huwag daw pong tatanggihan at mababatulan. So, ako po ay, sige po, sir. Ay, siya po pala ay mabiro. So, inihatid po niya ako hanggang dito, naka-owner. Kakatuwa po, ako po ay, di ako po inihatid dun sa konsehal dati dito na doon daw po muna ako tumira dahil nagdadala nga po ako yung dalaga. Ayan, di doon po ako inihabilin nung aking principal. Pagdating po doon, o di inasikaso naman po ako, pinatuloy. At tuloy po agad ako dito sa school. Lakad. Lakad po ako. From dyan po sa Silangan. Alam niyo po, sir, ang mga eskwela po, siguro po yung sasabik na makakita ng teacher.
salubong po sila sa akin. Yung pong mararamdaman po ninyo na yung mga bata, kailangan nila ng magtuturo. Parang yung po ang nagdala sa akin na parang dito na po ako iniano ng Diyos, na dito na ako magturo. Yun po. Pagsumikat na ang araw ay nariyan ka na, Guro. Hindi ko po ina-expect na dalawa pong grade yung papasukin kong room, na ako lang po yung teacher. Kala ko po may kasama akong, may teacher po akong dinatnan. Yung po pala siya ay transfer na sa iba uling school. So ako po yung sumalo ng mga trabaho niya. Binigay po niya yung mga envelopes, mga reports. Ang lesson plan ko po noon ay pang single grade, dahil hindi ko po alam na 1 and 2. Grade 1? Multigrade, sir. Oh, ito naman ang sa inyo. Magkatabi na lang, ano, para hindi na tumayo. Magkatabi. Bubuuin nyo rin ito. Ito ay puzzle, ano. Kung ano ang inyong mabuo, inyong ikakapit dito sa papel na pinagbabalutan, ano. O, sige. So, ginawa ko po ang paraan. So, sa araw-araw pong senaryo, sir, grade 1, grade 2, nagawang ko po ng paraan kung paano sila mapatuto. So, sa araw-araw po, natutunan ko na po kung paano sila turuan. Ah, sa ganito po pala, natututo sila. Ah, sa ganito, pwede pala yun. Bigyan ng mga activities habang yung isa ay kinaklase mo. Pagod ay nawa, wala sa iyong mga mata. Makita sa experience ko na rin po. So, ako po'y gumawa na rin ng project, yung pong pabasa. So, babasahin natin itong kwento. Project pabasa, nang ibig sabihin po nun ay pagbasa ng mga bata sa abakada. Na yun po ay, ang mga bata ay talagang natututo. Madali po silang matututo ng pagbasa. Lalo na po talaga pong pagtutuunan ng guro. Tunog nito, tunog. B. B. Lalagyan ng O. B. Ang Bignay Primary School po ay masasabi kong isa sa performing schools dito sa distrito ng Laurel, dahil sa may pagkakapuri po namin na lahat ng bata dito ay nakakabasa. Wala po ditong non-reader from grades 1 to 3. At sa amin pong naging resulta noong mag-second oral reading assessment, ganun pa rin po. Wala pa rin siyang non-reader. At yun ay dahil sa intervention na ginagawa ng guro dito na si Ma'am Mary Antes na po. Araw-araw po nakikita ko yan, lalo po ang grade 1. Grade 1 po makikita nyo po talagang improvement. Grade 2, pag nakita ko po yung improvement na yun, napakasarap po sa pakiramdam. Makikita nyo pong nakakabasa na yung iyong eskwela. Kahit po tatlong grade ang tinuturuan, nakakapagpabasa pa rin po. Aawitin natin ito nang sabay-sabay. O, ako muna ang aawit, ha, bago kayo. Maghilamos ka na sana at hugasan pati pa. Si Ma'am Mer Antesnado po ay masasabi kong isang napakagaling na guro. Bakit? Sapagkat multitasking kasi siya, sir. Hindi lang siya teacher ng grades 1, 2, and 3. Siya pa rin ang teacher in charge ng paaralang ito. So alam naman po natin na pag ikaw ay isang pinuno ng paaralan, napakarami mo pa rin ginagawa. Pero kahit gano'n, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang primary na tungkulin. At iyon ay ang patutuhin ang mga batang kanyang tinuturuan. Sige! Basa muna bago Mabaw. Oh, saan siya? Saan diptongo siya kasama? Noon pong grade 2 ako, si ma'am po ay kauna-unahan kong naging teacher. At ako naman po ay first batch, isa sa mga naging estudyante niya. Na sa totoo lang po, ako po'y hangang-hanga kay ma'am. Gawa po ng nakikita ko po yung kanyang hirap.
siya po ay galing pa sa Alitagtag, na dito lang po siya na-item, nakikiboard lang po siya sa taga rito. Tapos naglalakad po siya punta dito. Pagpasok niya po sa school, madadagnan niya po kami. Ito po si grade 1, ito po si grade 2. So parang nakikita ko po yung hirap niya kung paano niya kami i-handle. Gano po kami kaiingay nung that time na yon. Tapos si ma'am po, syempre, nag-a-adjust pa siya dahil hindi naman siya taga rito. Kumbaga, parang kitang-kita po namin yung hirap at sakripisyo niya upang kami imatuto. Inilagay agad to. May nakikita na po akong nagtatagumpay. At yung po ang ebidensya nga po ay yung isa kong co-teacher ngayon. Oh, dapat dito. Noon po kasing elementary pa lang ako, grade 2, nakikita ko po yung hirap sa kanya. So parang tumatak na po sa isip ko na ay gusto kong maging katulad ni ma'am. Gusto ko pong maging teacher din kagaya niya. Dahil po sa totoo lang dito po sa aming lugar, wala pong mga professional na tao. Kumbaga puro talaga pong hirap dito sa amin. Kumbaga nung si ma'am po dumating dito, parang naging inspirasyon ko po siya para maging isang teacher. Kung wala po ang mamirian dito, hindi ko po alam po anong mangyayari sa aking mga anak dahil maganda pong magturo ang mamirian. Gusto niya po makatapos lahat. Lahat po ng tuturuan niya, yung matuturo po. So makikita po yung ang impact po nun sa akin ay talagang masarap po sa pakiramdam. Pati po sa mga bata na sa palagay ko po sila'y pagod na pagod, saka iikot ko. Kahit po ganun sila po, nakikita ko po sila'y masayang masaya after po ng kanilang mga ginawa. Binabalik-balikan po nila yung mga ginawa nila eh, kaya ko po nakikitang sila'y masaya. Para po sa mga bagong teachers ngayon, kung may iaalok man pong pagkakataon na trabaho, lalo na po sa DepEd, na kahit po malayo, kahit mahirap, tanggapin po nila para po sa ating mga bata. Yun. Talaga po mga bata, nag-iintay po yan eh. Nag-iintay po sila kung ang teacher nila ay maganda, kung ang teacher ay mas... Tatanggapin po nila kahit ano. Basta po ang bilin ko lang, sir. Yakapin po nila yung kanilang profesyon. Kahit nga po mahirap. At yung pong kanilang araw-araw na trabaho ay gampanan, sir.